Okay, so what's up guys? So nandito kami ngayon ni Mentor Josh nyo, no? At saka ni Mentor JM nyo, no? Para i-review lahat ng chartings natin for today. Kung ano na ba nangyayari sa behind the scene ng market natin at kung ano ba yung nangyayari sa atin actual pricing ng charting natin ngayon sa market ng cryptocurrency. So ano masasabi mo ngayon, Josh, sa nangyayari sa crypto natin? Ba't tayo nag-crash ng ganyan? Ano ba? So, one reason lang din yun, pero syempre, fundamental news is kailangan nagko-correlate sa technical analysis. So, when it comes to technical analysis aspect, tama lang na yung retest niya actually. Oh. Healthy retest na para sa market. Yeah, exactly. Kasi syempre, di ba, pag tumataas naman talaga yung market, lalo na yung sobra-sobrang pump, di ba, na-hit natin yung 69K? Di ba, bigla tayo nag-69K? So, despite of everything, wala naman siya nabibuild na magandang foundation para lang para mahit natin ng ganun-ganun lang yung 60k. Tingnan mo, like kung makikita natin dito, bigla na lang natin binuta siya and all that. So, wala tayong masyadong compound support and resistance para mahit yung 69k. Kaya nung nahit natin yan, tingnan nyo naman nangyari. May kapalit, okay? May kapalit lahat. Okay, hindi tayo po pwedeng saya lang tayo ng saya and ayan nang kapalit. We have to pay the price kasi ba't siya umangat ng ganyan. Anyways, may napag-usapan kami ni JM nung mga nakaraang araw about dun sa bill, okay, yung bill, infrastructure bill, na nabalitaan mo na ba yun? Yung infrastructure bill na ilalabas ng US. Alam mo na ba yun? Okay. Okay, so, okay. Sige, yung infrastructure bill kasi na yun, pre, naglalabas yun ng bagong memorandum or bagong batas, no, sa Amerika. Actually, nag-post nga ako sa TikTok noon about doon. Ano ba siya? It's either good or bad ba siya sa crypto? Let me know, para bang ganun. So, nag-post ako about doon and then marami akong comments na natanggap na it's bad for a crypto market and it's good for the crypto market. So, ano bang ibig sabihin noon, bro? Ibig sabihin noon, pre, ilalabas daw yun sa Amerika, magiging bill siya, kumbaga magiging rule siya sa Amerika na gagamitin ng cryptocurrency sa mga infrastructure like yung mga subway, alam mo yun, yung mga nagagamit ng mga netizen in their daily life. Kumbaga dahil dito sa Pilipinas, LRT, bus station, ano pa ba, yung mga jeepneys, yung mga operation, yung mga nag-ooperate para maservisyuhan ng maganda ang publiko, di ba? May ganun eh. So sa Amerika may ganun, mas marami sila noon kasi madami silang utilities eh, madami silang kagamitan para magamit ng mga netizen o mga citizen ng Amerika. So ngayon, gagamitin daw nila ang crypto market, cryptocurrency sa doon. Ano ba, magbabayad ka ng subway to cryptocurrency. Magbabayad ka ng ano, ng bicycle o magre-rent ka ng bicycle to go around the America, magbabayad ka using cryptocurrency. Ngayon, ayun ang kagandahan noon, okay? Gagana at gagamit ng ecosystem ng cryptocurrency, which is sabi naman nila bad, okay? Syempre ayun yung good. Ano naman yung bad? Okay? Yung bad naman is ito. Actually nung binabasa namin ni JM yun noong nakaraang gabi, okay? Nabasa namin doon na ayun pala yung magiging way, 'di ba nga sabi nila may kasabihan tayo na if hindi mo kayang puksain, samahan mo. Parang mang ganun, 'di ba? If hindi mo kayang talunin, samahan mo. Parang mang ganun, 'di ba? So, ang nangyayari, ang government, hindi nila kayang patigilin or kontrolin ng cryptocurrency kasi nga, decentralized tayo, no? Ngayon, ang gagawin nila, sasamahan nila tayo. Okay? Sasamahan nila. Kumbaga, magtutulungan. Pero ito yung hindi namin nagustuhan. Okay? Doon sa binasa namin. Ang mangyayari pala is, kukunin nila yung data gather, yung data na gamit. Halimbawa, nag-transaction ka nga using XRP, nagbayad ka through Subway, di ba? Nagbayad ka ng railways, okay? Sabihin natin 25 pesos 'yon using XRP. Ngayon, yung government tataksan niya yung Ripple Labs or yung company ng XRP kasi nga may gumagamit na tao. So ibig sabihin, hihingin nila yung data ng isang tao na nagbayad doon. Gets mo yung idea? Kumbaga, what's the purpose? 'Di ba? Ano ng purpose ng cryptocurrency? 'Di ba? Decentralized tayo, anonymity. 'Di ba? So, parang doon nawawala yung sense. Like, parang okay, parang inuutangan tayo ng gobyerno. Ah. So, parang, ayun nga, hindi nga tayo makokontrol ng government, pero gagawa sila ng paraan para makontrol nila tayo. Get what I mean? So, yun. So, yun yung nalaman namin na infrastructure bill na possible. It's a bad for cryptocurrency. Pero, yun, syempre, hindi naman lahat is, ano, against, hindi naman lahat pabor, di ba?
So, kaya sala sa lamig, sala sa init. So, how about you? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang possible doon? Although Bitcoin will eventually become a fully fledged currency by the end of its cycle, more likely sa 2041 after magkaroon tayo ng after makuha natin yung total supply niya. Oo. Oh. 21 million bitcoins, diba? But before that, there's are some cases where the real shining cryptocurrency or the real shining gem sa kanya is yung pagkatago. Yeah, tama. So that's why parang for me magiging masama siya. Mm-hmm. knowing the stand of the cryptocurrency in the play for the possible currency of the future markets or the future global currency, diba? Parang more likely kasi na magbumabalik tayo sa sigma of a centralized. Yeah, tama. So, tama, exactly. Et cetera, with all that, diba? Mm-hmm. So, that's why hindi siya ganun maganda. Maganda yung purpose niya, mm-hmm. maganda yung pinapahiwatig niya, pero the means of doing it is not suitable, especially how cryptocurrency is made. Yeah, okay, exactly. Mm-hmm. So, ayun nga eh, parang sa akin din is decentralized nga, anonymity nga. So, ibig sabihin, no one controls, even the creator itself, di ba? So, paano kung ganito yung gagawin natin? So, it defeats the whole purpose of being a cryptocurrency, di ba? E di parang naging ano lang tayo, wala lang, di ba? Naging central bank lang tayo, or centralized, okay? Centralized currency. So, it's not ano. So, as you can see naman dito sa rainbow chart natin, lipat naman tayo sa on-chain metrics naman natin, or yung behind the scene, kung ano na nangyayari sa market ngayon. So, tingnan natin yung rainbow chart. Tapos na natin yung all-time high natin, di ba? Tapos na natin yung all-time high natin. So ngayon, ang mga tao, okay, yung mga majority ng tao ngayon is kinu-question na nila yung sarili nila. Ano nakalagay dito? Is this a bubble? Nandito na po tayo sa is this the bubble territory ni Bitcoin, as you can see naman. And yep, ayan na. Alam niyo na kung ano susunod. Kasi di ba, meron naman tayo na alam naman nating lahat na ang FOMO buyers ang nagpapataas ng presyo ng isang currency. Ang mga FOMO kasi siba, 'di ba ang mga FOMO bili lang ng bili yan eh, 'di ba? Bili lang sila ng bili. So parang wala talaga silang ano, I mean kumbaga wala talaga silang inaalam kung ba di sila marunong mag-technical analysis, di sila marunong mag-ano, ang alam nila mag-buy. So in that case, pag ito pumasok na tayo dito sa FOMO intensifies, okay, which is dito yung banda, ayan, sa mga around $80,000 to $70,000, pag pumatok na tayo diyan, FOMO intensify na, ibig sabihin, sabay-sabay nang papasok lahat ng yan. Well, sa kung titingnan natin sa on-chain metrics natin, no, dito is talagang totoo naman ng sinasabi na oo nga, parang nagkakaroon nga sila ng similarities sa isa't isa. Kung titingnan natin dito sa revive supply last active 1 plus years, 30-day moving average yung ginagamit natin dito as guidelines, no, as you can see naman, after natin lagi mag-spike up ng price, nagda-down ng ilang beses, okay? Lagi tayo nagre-reach ng 5,000 per BTC per day, okay? 5K BTC per day, ang laki nun. After nun, nag-i-spike up talaga ulit yung price natin afterwards. And then, syempre, after ng bulls up, meron na naman tayong bears accumulation dito. And tignan nyo, dalawang beses ulit tinatamaan yung 5K solution, ay yung 5K guidelines natin dito sa 30-day moving average, and nag-spike up, okay? And now, similar na similar sa ginagawa natin ngayon, dalawang beses na natin na-touch yung 5K BTC per day na target natin, and now ano na sunod, ano na kaya ang sunod, di ba? So ano na kaya ang sunod? So ito, good example lang ito ng isa pa sa mga on-chain metrics na kailangan natin tignan. And now let's pivot to SOFR. Ito yung pinaka-isa pa sa pinaka-importante natin tinitingnan palagi, which is ito kasi yung pinaka-importanting on-chain metrics so far ngayong cycle ni Bitcoin, which is yung SOPR. Bakit? Siya minsan kasi yung nagde-define kung bear market accumulation na ba or bulls pa rin. Okay? Ito nangyari dito is short accumulation, kumbaga cold accumulation site na ginawa ni BTC noong time na yan, kasi nga, di ba, napilitan siya mag-down na ito gawa nung pag-ban niya sa China, no? Nung binan si Bitcoin sa China. So, tamang-tama lang na hindi talaga tayo mag-up, not unless na mag
umabab tayo sa 1. Kumbaga meron tayong parang median point dito sa SOPR natin, which is yung guideline natin, is yung 1 lang. Okay? Above 1 is bullish, below 1 is bearish. So as you can see naman dito, may ugali ito. Okay? May ugali sa SOPR na kapag ka lumampas siya ng 1, pag nag-bounce ulit siya sa 1, kumbaga parang sa trading lang, no? Pag nagba-bounce siya sa support, sumasabog siya pataas. Okay? Ganun ang ugali ni SOPR. So, take na natin dito sa latest price ni SOPR. Every time na nagtatouch siya sa 1, sumasabog. Every time na nagtatouch sa 1, sumasabog. And now, ito yung pinakainihintay natin. What if mag-touch ulit si SOPR ngayon, ngayong week? Ngayon, meron na lang tayong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, bago mag-Monday, para makita natin yung new all-time high ni Bitcoin. Possible kasi sa Monday, ang sinasabi nila ay yun daw ang pinaka all-time high na ni Bitcoin, yung 70,000 territory. Possible, pasukin na ni Bitcoin yon. So, anyways, kung matatamaan ni Bitcoin to by Friday or Saturday, Sunday, goods na goods yan. Ibig sabihin yung $70,000 ni Bitcoin ay napaka-possible. Kasi pag tinamaan niya yan, sumasabog at sumasabog ang presyo ni Bitcoin. So, ayan, isa to sa mga tinitingnan namin. How about the charting, Josh? Meron ka bang ano, tinitingnan, binabantayan na charts? So far? Same concept lang din with the charts of Bitcoin, wherein nakita ko sa kanya ng every 20% dip kada bull run. So, especially this bull run, mas lalo siyang madami actually. Nga eh. Exactly. Para sa akin, nag-expect talaga ako ng major pullback na, especially we don't have even a structure, especially for Bitcoin, we don't have structure yet. So, nagkaroon lang tayo ng big impulse naman, tama. September 30, at tumaas yung price from the all-time high of 52 to the new all-time high about 60. Yeah. Which is, I see your point, no? Meron tayong talagang support area dito sa 50 to 51,000 area, no? Ni Bitcoin, no? So, possible. Ito nga yung magiging guideline sa atin for biggest correction or biggest, ano ba tawag dito? Pullback, okay? Pullback na possible na gawin ni Bitcoin before continuing the strongest momentum for upside, no? Tama. Goods. So, what can we expect? Yeah. More likely, you're just gonna prepare for what is the possible downside. Because for me and for Sir Kim, we always see where are the possible downsides and not the possible upside. Tama. Upside is just there. Yeah, tama. We know where the upside is, 100K, 200K. It's all basic. Tama. But also for other crypto or cards, other altcoins. Yeah, so that's why that's the correct. That's important for Bitcoin and for the other altcoins. Tama. Okay. So how about Ethereum? What's your possible prediction for Ethereum for the upcoming weeks or months, you know? Kasi possible sumabog nga ako si Bitcoin if ever man. Ano kayang magiging itsura ni Ethereum? So, take a look naman dito sa daily time frame natin kay Ethereum, no? Talagang wala nang nakakapigil sa kanya, no? What do you think? What do you think about Ethereum? Hello, Josh? Are you still there? So, medyo, no? Ethereum follows the concept or the movement of Bitcoin since si Bitcoin nga ang king. Yeah, tama. So, pagdating kasi kay Ethereum, we will expect possible downside to around
Ah, 42, 4,200. Around 42,000, around those areas. Mm-hmm. For bago tayo magkaroon ng continuation upside, same concept natin kay Bitcoin. Yeah. And Ethereum, nag-expect ako nung umapit siya na around, ako medyo, ano pa tayo, medyo conservative pa to in a way, but around 70K in a way. So, oh, what the heck? 70K. Okay, okay. Dito sa akin is around 10,000. Okay. Okay. I'm still bullish pero may Ethereum. Yep. Okay, now yes, same here. Lalo na kung long-term ang usapan natin, no? Ano siguro, sige, tatatanungin kita. Ano ba yung mga long-term holdings mo diyan na pwede natin na pwede mo ibigay sa kanila na tips na to hold for long term, like 2 to 3 years from now? So, most preferably, 'di ba? Kasi when we're gonna hold for long term, syempre, pwede din si Bitcoin. Bitcoin is, 'di ba, pinaka-importante at pwede din kayo mag-hold. Pero for me kasi dahil hindi ako ganun kalaki yung capital, pwede ka na sa mga small gold coins like for example, Ethereum. Mm-hmm. Of course, ADA, hindi mo mawawala si ADA. Yes, ADA. Wow. I see another potential for Solana, especially sa growth of the NFTs, di ba? Sobrang laki ng NFTs na yun na hindi lang siya nagiging limited in the Ethereum network, but also to other networks, for example, Solana. So, yun, one reason din yun bakit complete bullish pa rin ako sa akin. Because NFTs are on the rise, di ba? Yeah. Actually, hindi na nawawala. Tama. So ito mind-blowing na question to sa lahat. Even sa akin is napaka mind-blowing pa rin and hopefully sa iyo din, no? So ito ang usapan, okay? So let's go back to the rainbow charting natin dito kay Bitcoin, no? Kung makikita natin, lagi tayong nagkaka-bear market, 'di ba? Lagi tayong nagkakaroon ng bear market, like 2 to 3 years ang bear market natin sa mga coins, lalo na kay Bitcoin, no? So nung time after we reach all-time high, lagi tayo nagbi-Bitcoin. Papalapit sa halving. Ano ba yung halving? Is yung babahatiin na yung block reward ratio na binibigay sa mga miners, no? So, we're not going to dive into it na kasi nga, sobrang lalim na nun. Pero, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng brief explanation, no? So, dati, no, nagdi-dip tayo, Josh, around, siguro, 90% of the time. Lagi tayo nagdi-dip after ng all-time high, no? Papuntang bear market. So, sa tingin mo, noong time na yon, way back 2010, 2013, 15 to 16, okay, ilan ang dami ng gumagamit ng Bitcoin nito? Even I, hindi ko pa kilala si Bitcoin yung time na to, no? So, ibig sabihin, konti pa lang, okay? Konti pa lang. So, and then, every year, kung titignan naman natin sa wallet address, like okay? So, new wallet addresses ni Bitcoin, sa tingnan natin, napapakita ko lang sa inyo. So, take a look. Kung ano yung mga number ng wallet address na nakikreate kay Bitcoin every year. Tingnan mo, pataas ng pataas, ibig sabihin padami ng padami ang nagkakaroon ng wallet address ni Bitcoin every year. Okay? And tingnan nyo, yung price natin ngayon, dumadami ng dumadami ang nagkikreate ng Bitcoin wallet address ngayon. Walang hinto, parabolic. So ngayon, tatanungin kita, so way back noon, okay, way back noon, nung nag-bear market tayo, still ang tao create ng wallet address. Okay? Pero konti pa lang. Siguro, napaka-konti pa lang ng wallet address nun. So, imagine, ano kaya magiging itsura ng bear market natin ngayon na sobrang dami ng gumagamit ng Bitcoin and so, nakikilala na siya. Okay? Nakikilala na siya. Ginagamit na nga siya sa isang country. Diba? So, ano sa tingin mo yung magiging effect? Ano kaya? Like, dati tumatagal tayo ng 2 to 3 years na bear market. Sa'yo, ngayon, ano expect mo? Tatagal kaya tayo ng ganun ulit? Or mas less? Kasi nga, mas marami ng tao ngayon and mas marami ng gumagamit ng Bitcoin ngayon compare sa dati. Based on speculation, based on the popularity of Bitcoin and cryptocurrency in general, masyado na siyang kilala. So, yung concept na aabot siya ng 2 to 3 years na bear markets, it's likely na parang palabunan. Yes. And yung mga tao, syempre, not all people are willing to wait 2 to 3 years for that bear market. Tama. Of course, we're gonna go bulls up. Pero when it comes to statistics, diba, iba naman yung ini-entails niya. When it comes to statistics, kasi
We will not know until we are there. Parang ganun. Tama, oh, tama. Yung magiging Sigma, pero based on speculation, yes, hindi siya ganun natatagal yung bear market natin. More likely, abot lang siya ng 1 to 2 years, if ever. But hopefully, fingers crossed. But yeah, that's basically my speculation about it. And I hope the rise of cryptocurrency can really open the minds of all people, because not only young but also adults or parang older generation. Did you very familiar with it? So did you know then ba not less than 10% pa lang ng buong mundo ang may alam ng crypto. So possible, napaka-konti pa lang talaga. As of now. That's 10% of 8 billion. Yes. 'Di ba? So ang ito pa next question, no? Para matapos na natin 'to. So ayun nga. So meron tayong tinatawag na bear market kay Bitcoin, okay? So in that case, apektado lahat, bagsak lahat. What about yung mga nasa NFT world? Solana, Ethereum, Cardano, AVAX, lahat ng nasa and lalo na ngayon may pumasok pang isa like yung Metaverse. So anong mga tandaan mo? 2 to 3 years ago wala tayong ganyan. So first time nilang makakasabay sa atin sa bear market. Anong mangyayari sa kanila? Tandaan mo, utility sila. Ginagamit sila. So Ano kaya mangyayari? Even I'm still mind blown about that. Kasi sometimes parang naisip ko na altcoin season. Altcoin season yung mga pwede mangyari if ever na hindi ganun ka-prominent, hindi ganun ka-tibay si Bitcoin, or tuloy pa rin sa bear market. Pero knowing NFTs, knowing the capabilities of NFTs, but the utilities it produces and the useful programs that it does, diba? Yo, bear market and knowing cryptocurrency and knowing the capabilities ng mga ng altcoins. Ang gusto kasi nila is maging Bitcoin independent. Hindi na sila, yun ang tama. All-time goal nila, especially yung mga altcoins, okay? Ayaw nila maging independent kay Bitcoin na hindi porket mga mababa sa Bitcoin ay bababa. Tama. Kalabasan. Tama. I like that concept, no? So, kasi parang nakakasawa nga naman eh, no? Like, oo nga eh, tataas si Bitcoin, tataas kami. Pero pati bumagsak siya, eh, didamay kami. Di ba? Yeah, exactly. Wala din trail. So, yep. Ayun lang muna ang topic natin for today. Thank you so much sa pagsama sa amin dito sa konting cryptok lang naman to. Cryptok. Oh, shit. Cryptok. Konting cryptoks lang naman to. So, yep. That's pretty much it, guys. Josh, may sasabihin ka pa ba? So, follow us at IG. So, gusto nyo din pumasok sa mentoring namin. Offering ng mentoring. Para sa beginners and intermediate. And all about cryptocurrencies. Pero, yung tutorial din namin is technical analysis, which can be useful for other trading. Hindi lang sa crypto, kundi sa forex and sa stock trading. So, yes. And we also have a single package for cryptocurrencies again. In our just message us at FibTrade or anything, email us so that we so yun lang. Yep. So yep, thank you so much guys and I hope you're having a great day so far. That's it. See you again guys. Bye-bye.